Hello, what's up guys? We are back again. It's your boy Fahad and welcome back again sa ating channel. For today's video guys, yung topic natin, napag-usapan natin guys kung paano nga ba natin mabe-verify yung billing address natin guys sa Google Agents para sa mga YouTuber din guys na nagkakaproblema, no? So, na-experience ko na rin to guys, kaya i-share ko na rin sa inyo. Kasi nga, napakahirap guys sa pakiramdam. So, kakabahan ka talaga kasi paano ka nga ba hindi kakabahan nun, no? Pinaghirapan mong palaguin yung channel mo. Gumagawa ka palagi ng content para makapag-upload. Para sa ganun is kumita yung channel mo. Ngunit may useless lang kapag hindi dumating yung pinpad natin. Kasi nga, tatanggalan nila ng ads yung mga video natin. Kapag hindi natin na-verify guys yung billing address natin sa Google Adsense. Na-feel ko na rin yan gadati guys yung na-feel nyo ngayon. So, sa mga nanonood ngayon. Kasi nga, kailangan nyo itong information na to. So, tapusin nyo guys yung video na to step by step. Dahil babahagi ko sa inyo guys kung paano nga ba natin ma-verify kahit na hindi dumating guys yung pin code natin. So, napaka-importante guys ng pin na yun kasi nga yun yung paraan para makuha natin guys yung crowd natin sa YouTube. So, sa akin guys, ganun din yung nangyari sa akin. Naka-apat na beses. Diba, imbis na tatlong beses lang guys, doon sa akin nag-error pa, meron pang apat na beses na pag-send ng pin. Kaso, hindi pa rin siya guys dumarating kasi mahina yung postal service guys dito sa amin. And isa pa dun guys, nagkamali ako ng address na nilagay sa information ng account ko. So maraming nagkamali guys siguro sa ibang lugar na punta kasi mali guys yung pagkakasunod-sunod ng information sa address na nilagay ko guys. So pangatlong request ko, pare-parehas lang yun, so puro mali. So yun nga guys siguro, so nawalan talaga ako ng pag-asa pero napaisip ako guys na sayang lang talaga yung pinaghirapan ko kung hindi ko lang din makukuha. So, kailangan din natin guys to, lalong-lalo sa mga estudyanteng tulad ko guys. So, pati na rin sa inyo guys, na kailangan nyo talaga ng pera. So, huwag na natin sabihin guys na hindi natin kailangan yung pera sa pag-vlog. Kasi nga, siyempre kailangan din natin yan, huwag tayo maging plastic. Kailangan, number one din na kailangan natin yun guys. Lalong-lalo na sa pagpo-promote guys ng application tulad ng na content ko guys. So, although nag-enjoy tayo, pero kailangan din natin guys yung payment para nang sa ganun makatulong sa atin. So, ano pa nga ba yung gagawin natin? Or bakit pa tayo nagpapagod kung wala rin naman tayo mapapala? So, ayun na nga guys, matagal talaga akong naghintay, nasa 3 months, pero hindi pa rin dumating. So, nabigla ako guys noon or takot na takot ako noon. Ang ginawa ko, nanood ako sa YouTube. So, nag-research ako guys kung paano nga ba mabe-verify. Meron naman ako napapanood guys na iba na Tagalog. And, so konti lang guys yung Tagalog, puro Indian guys yung napapanood ko doon. Ang iniintindi ko na lang doon guys yung ginagawa guys ng kami nila or yung ginagawa nila sa screen kasi mahirap intindihin yung salita nila, puro daldal lang guys ng daldal, ngunit hindi natin naiintindihan kasi nga Indian sila. Indonesia guys. Huwag na natin guys patatagalin yung story kasi alam ko sa iba dyan sa inyo gusto niya mabilisan na tutorial. So direct na tayo guys sa point, direct to the point kung ano nga ba yung video ay topic natin for today. So ngayon nga guys is tuturo ko sa inyo kung paano natin mag-verify. Ang unang gagawin lang natin guys is kapag huminto na yung pag-send ng pin, yung resend ng pin guys kapag hindi pa rin dumarating, nasa 3 times yun na siya guys ni-resend at hindi pa rin dumarating. So, minsan guys, yung iba, usa nang dumarating guys sa kanila yung form guys na kailangan natin fill-upan para ma-verify nila manually. Pero ang gagawin natin guys is mag-feedback muna tayo sa kanila. Halimbawa, nasa third sa pangatlong pin code na pangatlong send na kayo guys ng pin, hindi pa rin dumadating. Ang gawin nyo guys, kapag malapit na yung deadline ng 4 weeks, di ba 2 to 4 weeks 'yun. So malapit na yung deadline ng 4 weeks, gawin nyo mag-feedback na kayo guys sa kanila kung ano yung problema. Ang sabihin nyo lang guys, hindi dumating sa inyo yung pin code nyo para bigyan nila kayo guys ng form or yung second choice guys. Second choice para ma-verify guys yung billing address natin. So ang gagawin lang natin guys is punta kayo dun sa inyong Google AdSense mismo, Chrome, sa account nyo guys. And then punta kayo guys sa gilid mismo, click nyo yan. So ganito siya guys, ganyan guys. Click nyo yung feedback dyan. And then mag-chat lang kayo guys sa kanila kung ano yung problema sa inyo. And then kapag nakakapag-feedback na kayo guys, minsan nag-notify sila guys. Or minsan naman hindi. Kasi guys sa akin hindi. Pero naglalagay sila guys ng ganyan. Naglalagay sila ng pipilapan guys ng form. Sa doon mismo guys sa baba nung pagsesend na ng pin. Pero sa akin guys, hindi ganun yung nangyari. So swerte na lang guys kung ganun yung lumabas sa inyo. Pero kailangan nyo guys mag-feedback muna. So sa akin guys nangyari, wala talagang dumating na ganun. Nagulat ako bigla kasi guys, nakalagay doon. Less than 1 month, kapag hindi ko pa na-verify yung billing address ko, tatanggalan nila guys ng ads yung mga video. So sayang naman guys yung pinaghirapan natin.
So, ganyan nga, kaya gumawa ako ng paraan, guys. So, yun lang yung tatandaan nyo, guys, kung gusto nyo maraming paraan. Kung ayaw nyo maraming dahilan. So, ganun lang ang ginawa ko. Nanood ako, guys, sa mga Indonesian tutorial. So, nakita ko doon. Step by step, guys, sinundan ko na lang, guys, yung ginagawa nila mismo sa dashboard ng Google Legends. Kasi hindi ko maintindihan. So, ang ginawa ko doon, guys, pinanood ko. And then, ang ginawa ko, guys, after ko mag-feedback sa kanila. And, pinindot ko, guys, pindutin nyo lang, guys, yung learn more. So, halimbawa, meron na sa inyo, guys, ganyan. So, nasa less than 1 month na nakalagay. Nag-notify sila, guys. So, pang-warning nila yan sa atin, guys. Click nyo, guys, yung learn more. Ayan, learn more na yan. And then, ito, guys, yung tatapat sa inyo. So, uso kayo dito para makita. So, ayan, guys, ganito yung tatapat sa inyo. And then, kapag nandyan na kayo, guys, ispunta kayo, guys, dito sa kanyang baba. So, ibaba nyo lang siya, guys. And then, makikita nyo, guys, ito sa baba. So, pindutin nyo lang yan, guys, yan mismo. So, yung blue na yan. So, kapag pinindot nyo yan, guys, is ito yung tatapat sa inyo. Meron silang mga katanungan sa inyo. Ang unang itatanong nila sa inyo, guys, is kung nabot mo na nga ba yung threshold or yung 100 US dollar, guys, na kailangan nilang ipa-verify sa atin. So, kapag nabot nyo lang, guys, click nyo lang yung yes. And then, magpo-proceed kayo, guys, sa kanyang baba. At makikita nyo dyan, guys, sa kanyang baba is ganito. So, ayan, guys, itatanong nila sa inyo kung dumating nga ba. So, ganun siya, guys. And then, check nyo lang, guys, yung no kasi nga hindi nga dumating sa atin. And punta kayo, guys, sa baba kapag natapos na yan. And then, meron kayo may kita dyan, guys, na itatanong nila. Kung nakapag-request na nga ba kayo, guys, ng 3 times. So, click nyo lang, guys, yung yes. So, kapag natapos nyo, guys, i-check yung tatlong yan. So, dun sa una, guys, is yes. And pangalawa is no. And pangatlo is yes. And then, punta kayo dyan sa baba, guys. And na-click nyo, guys, yung contact us. So, ayan, contact us, guys. So, after nyo, guys, mapindot yung contact us is... Ito guys yung tatapat sa inyo. So mag-fill up lang kayo guys. Kailangan nilang guys ilagay yung pangalan nyo dyan. And siyempre guys malalagay na automatically dyan yung email address nyo. Or yung ginamit nyo guys ng Google account. So then dyan sa kanyang baba guys is lalagay nyo lang yung ano nyo. Yung publisher ID. So para makita nyo guys yung inyong publisher ID is punta kayo guys sa inyong settings and account information guys. So punta lang kayo guys doon. And then copy nyo lang yan guys. And then makukuha guys yung pub. And then yung number guys. So paste nyo lang doon guys. Paste nyo lang dyan. And then after nyo naman guys ma-paste nyan is punta kayo sa kanyang baba guys. May ganyan may kita nyo yung ano mag-choose kayo ng files. So ang ipapasok nyo guys sa kanila is yung valid ID or government ID guys kinakailangan. So dun sa akin guys is nagpasa ko sa kanila ng 4. So 4 guys yung pinasa ko para sigurado. Pero okay lang guys kahit isa or dalawa. Basta makita nila guys yung address nyo mismo. Address nyo mismo guys dun sa ID na yun para mag-verify nila guys yung bill nyo. Kasi gusto nila malaman kung taga saan nga ba talaga kayo. So na guys, ang gagawin nyo lang is fill up, picturean nyo guys yung ID nyo. For example is, pwede guys postal ID, NBI clearance, police clearance. Basta nakalagay guys dun yung, nakalagay dun guys yung buong barangay nyo. May Philippines at kung saan nga ba guys yung tunay na address nyo. And then kailangan guys valid ID po siya. Kapag nalagay nyo na guys yung mga picture na yun, yung pinicturean nyo guys. So, dyan, kapag nalagay nyo na, and then submit nyo lang. And then, ayan guys, yung mga feedback sa inyo or yung i-reply nila sa inyo. So, antayin nyo lang siya guys, 24 to 48 hours. Sa akin guys, napakabilis. Pero dun sa ibang napanoodan ko guys, nag-guide ako nung dati, hindi ko pa na-verify. So, ang nakikita ko dun sa kanila guys, nasa 2 to 4 days dumating sa kanila. Pero sa akin guys, napakabilis, nasa 6 hours lang. So, nakikita nyo guys, ito yung unang message nila sa akin. So, ayan, nasa 6 a.m. yan, guys. Eh, 9 a.m. guys. Balik, sorry. Nasa 9 a.m. guys, nag-send ako sa kanila ng aking identity. So, nilagay ko guys yung kaganyan na ginawa natin. So, 9 a.m. ko guys siya sinent. And then, binerify nila ito guys nung nasa gabi na guys, nasa 6 p.m. So, napakabilis lang nun guys, no? Nasa 6 hours lang, na-verify na kagad guys yung address ko. At ayun na guys, direct na nila ipinasa guys sa akin yung sahod ko. So, naipasa nila sa akin guys kagad. So, kailangan ko na lang guys kunin sa Palau. As kailangan ko na lang kunin guys sa Western Union. Kasi ayun guys yung pinili kong ways of payment. So, ganun lang guys yung kailangan yung gawin. So, napanood nyo guys yung step by step. So, hanggang dito na lang guys yung video natin. So, sana nakatulong guys sa inyo yung video na to. Dahil, kaya ko to guys ginawa. Kasi para nang sa ganun. Malinawagan din kayo guys. Kasi nag-feel ko sa sarili ko guys dati. Hanap ako ng hanap ng malinaw na tutorial. Nahirapan din ako guys maghanap. Kasi yung iba puro storya tumatagal. Pero huwag natin sila guys. Hayaan na lang natin sila. Kasi hindi natin maiiwasan guys magkwento ng story kung paano natin ginawa. Kasi nga, nahirapan tayo yun, no? So, ma-i-story tayo. Makakapag-story talaga tayo guys. So, guys sa atin guys kanina. Pero iniksyan ko lang. So, hanggang dito na lang guys. Kung meron man kayong mga ibang katanungan,
please mag-comment lang kayo guys sa ating comment section sa baba. So hanggang dito na lang. Bye-bye!